Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. CD Argarin, mga feel-good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Tandaan lang, bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sasaiyo. Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News Website. Ako po ang inyong likod, ako si CD Argarin. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nanggaling sa General Santos City ang maswerteng nanalo ng 1 million pesos sa ACS Millones 2023 Grand Draw. Kilalanin natin kung sino ang bagong milyonaryo at kung ano nga bang nangyari sa ACS Millones 2023 Grand Draw sa report ni Angelica Cosme. Ating bagong milyonaryo for ACS Millionaryo 2023 ay si Jorilyn E. Puno. Alright! Ayun! Jobilyn E. Puno! Jobilyn! Congratulations! Congratulations sa iyo! Si Jobilyn E. Puno, 35 years old mula General Santos City na nga ang maswerteng nanalo ng tumataginting na 1,000,000 piso sa ACS Millones 2023 Grand Draw na ginanap noong Sabado, June 24, hosted by Ms. Karen O. Young ng DZRH News at DJ Rico Panyero ng 101.1 Yes The Best! Kasama ang 7 MBC stations via Zoom, habang dito naman sa MBC Studio sa Pasay City ginanap ang draw para sa Metro Manila, Central and South Luzon 1 at Radyo Natin. Pinaindak din tayo ng rising P-pop girl group na Yara sa kanilang mga kantang Para at Ada. Nakasama rin natin si CD Argarin para sa pag-anunsyo ng consolation at regional prize winners. Habang nagbalik na daw tayo sa nagdaang weekly draw kasama si Pamela Adriano at ang inyong pong lingkod na nagpaliwanag naman sa Grand Draw Mechanics. Nakatanggap ng milyong-milyong entries ang ACS Millones 2023 promo sa nakalipas na 13 promo weeks. Heto at muli nating alamin ang mga nanalo ng consolation prize na 5,000 pesos. Una na riyan sa NCR at Central South Luzon 1 at Radyo Natin. Northern Luzon, Southern Luzon, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Mindanao 1 at Mindanao 2. Habang isang lucky winner naman ang nagwagi ng regional prize na 50,000 pesos sa pinagsama-samang NCR, Central, South Luzon 1 at Radyo Natin. Northern Luzon, Southern Luzon, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Mindanao 1 at Mindanao 2. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga sumali at congratulations sa mga maswerteng nanalo sa ACS Millones 2023. At yan ang The Better News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pasok ang DZRH sa mga news brand sa bansa na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino sa 2023 Digital News Report ng Reuters Institute. Nakakuha ng mataas na trust score na 68% ang Hipilan. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Millie Borja.
Pasok ang DZRH sa mga news brands sa bansa na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino sa 2023 Digital News Report ng Reuters Institute. Nakakuha ng mataas na trust score na 68% ang DZRH. Kakanay ang Manila Bulletin, Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, TV5 at DZBB. Patuloy ang pangako ng DZRH sa pagbibigay ng tuloy-tuloy na pagbabalita at serbisyo sa pamamagitan ng 18 relay stations sa buong bansa. Ang Digital News Report ay kinomisyon ng Reuters Institute for the Study of Journalism upang malaman kung paano nakukonsume ang balita sa iba't ibang bansa. Sa unang pagkakataon, napasama ang Ateneo de Manila University sa Times Higher Education Asia University Rankings 2023. Pasok ang Ateneo sa 84th place mula sa 669 na universidad sa Asia at may pinakamataas na ranggo sa lahat ng universidad sa Pilipinas. Alamin natin ang mga detalye sa report na ito. Sa unang pagkakataon, lumabas ang pangalan ng Ateneo de Manila University sa Times Higher Education Asia University Rankings 2023. Batay sa listahan, pasok ang Ateneo sa ika-84 na pwesto mula sa 669 na universidad sa Asia at may pinakamataas na ranggo sa lahat ng universidad sa Pilipinas. Bukod rito, ang Ateneo lamang din ang tanging universidad sa Pilipinas na pasok sa top 100 schools sa Asia. Sinundan nito ng University of the Philippines na nasa ranggong 201 to 250, De La Salle University na nasa 501 to 600 rank at Mapua University na nasa 601 plus ang ranggo. Layo ng nasabing rankings na makita ang performance ng mga universidad base sa pagtuturo, research, citation, income at international outlook. Good news para sa mga job seeker, yan ay dahil nangangailangan ang Hungary na nasa 3,000 Pinoy skilled workers. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Mili Borja. Good news para sa mga naghahanap ng trabaho abroad. Nangangailangan ang Hungary ng 3,000 Pinoy skilled workers na ang sweldo ay aabot sa 50,000 pesos pataas bukod pa sa iba pang benepisyo na maaari nilang matangga. Ang magandang balita ay inanunsyo ng Department of Migrant Workers kasabay ang babala sa mga aplikante na maging maingat at alerto laban sa illegal recruitment sa overseas scam jobs. Lalo na sa nakikita sa social media, pinayuhan ng DMW ang mga aplikante na tingnan ng kanilang website para makita ang listahan ng mga lehitimong recruitment agencies. Samantala, inanunsyo rin ang Philippine Association of Service Exporters Incorporation na target ng Hungary na makakuha ng 10,000 Filipino workers hanggang katapusan ng taon, lalo na sa manufacturing at agriculture. Isinumita na sa Kamara ang panukalang naglalayong buhayin ang mga sinaunang laro sa bansa sa House Bill 8466 of ang Philippine Indigenous Games Preservation Act. Isinusulong ang pagdaraos ng taunang regional at national competitions para sa iba't ibang indigenous sports. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Milky Rigonana. Kahit patok na patok ngayon sa mga kabataan ang lato-lato, isinusulong sa Kamara na maparatiling buhay ang mga sinaunang laro ng Pilipinas. Inendorso ng House Committee on Youth and Sports Development at Committee on Appropriations ang House Bill 8466 of Philippine Indigenous Games Preservation Act. Sa bill, isinusulong ang pagdaraos ng taunang regional at national competitions para sa iba't ibang indigenous sports gaya ng patintero tsato, bunong braso, hilahang lubit, kadang-kadang karera ng sako, luks, sungtinik at iba pa. Layunin din ang panukalang mapanatili ang mayamang cultural heritage at maipamulat ang kahalagahan ng mga tradisyonal na laro sa well-being ng mga Pinoy, lalo na ng mga kabataan. Kapag naging batas, aatasan ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at National Commission on Indigenous Peoples katuwang ang mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng taunang indigenous sports competition. Sa bill, inaatasan ng NCIP kasama ng iba pang maahensya ng gobyerno na maglatag ng iba pang hakbang gaya ng pagsasama sa curriculum at produksyon ng mga materyales para may pagpatuloy pa rin at mapalakas ang paglalaro ng Indigenous Games. Para sa Kauna-Una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!
bubuksan na ng LTFRB ang ruta ng mga PUV para sa mga pasahero na apektado ng tigil operasyon ng Philippine National Railways. Ganun pa man, posible pa rin itong magbago, depende na lang sa dami ng mga pasahero sa naturang ruta. Narito ang report ni Christian Manyo. Magbubukas sa tatlong ruta ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para serbisyuhan ng nasa 30,000 pasahero na maapektuhan ng nalalapit na tigil operasyon ng PNR o Philippine National Railways, kung saan mahigit 50 public utility vehicles ang inaasahang babiyahe sa visa ng special permit. Kabilang dito ang FTI Divisoria via E-Service Road na may bibiyaheng 30 bus, Alabang Star Mall patungo ng Divisoria via South Luzon Expressway o SLEX na may babiyaheng 25 bus, at ang Malabon Divisoria na may iikot naman na 5 modern jeepneys. Paglilinaw naman ng LTFRB, posible pa rin itong magbago, depende sa dami ng pasahero sa mga naturang ruta. Ipatutupad din sa mga bubuksang ruta ang umiiral na pasahe para sa mga pampublikong bus na inaprubahan ng LTFRB Board. Ang operasyon ng PNR ay pansamantalang ititigil para bigyan daan ng 5 taong construction ng North-South Commuter Railway na may habang 147 kilometers at magdurugtong sa Metro Manila at Pampanga at Metro Manila at Laguna. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Nahandugan ng libreng serbisyong medikal ang mga residente ng Dagupan na senior citizen. Layunin itong masigurong maayos ang kalusugan ng mga matatandang residente ng probinsya. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Freddy Fajardo. Napagkaluban ng libreng serbisyong medikal ang mga Dagupinyong senior citizens, katuwang ng LGU ang City Health Office at Office of the Senior Citizens Affairs ng lungsod, na may layong mapanatili ang maayos at malusog na pangangatawan ng mga ito. Ayon kay Dagupan City Health Officer Dr. Ofelia Rivera, saklaw ng libreng serbisyong pangkalusugan ay ang medical check-up, laboratory test gaya ng blood sugar, cholesterol, uric acid, hemoglobin, blood typing, dagdag pang pneumococcal vaccine, nagkaroon din ng free eye check-up at namahagi pang LGU Dagupan ng libreng salamin. Samantala, binigyan din ni Dr. Rivera na alinsunod sa direktiba ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang nagpapatuloy nilang mga programong pangkalusugan tulad ng home visit, lalo na sa mga indigent Dagupinyos, ang Ubo Patrol at Mobile Dental Clinic na dinadala naman sa mga barangay ng syudad, pagtutok sa mga batang Dagupinyo na nakakaranas ng pagabansot at tinutugunan sa pamamagitan ng proper nutrition monitoring and supplementation. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. Ako napa-feel better. Napa-feel better ako ng ating bagong milyonaryo, 'di ba? Na nabunot sa nagdaang ACS Millones 2023 Grand Draw nitong Sabado lang. So congratulations po sa ating bagong milyonaryo. Eh sana mapakinabangan niyo nang tama 'yang malaking halagang pera na nakuha niyo, 'di ba? Sana maging life-changing 'yan para sa inyo, and wag lang masayang sa mga bagay na hindi naman makabuluhan. And congratulations again sa lahat ng mga nanalo sa ACS Millones 2023 Grand Draw. And hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. At para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, ay huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako po ang inyong lingkod. Ako si CDR Garin, at tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba,
tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD, CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The Better News. Bawal ang nega, good vibes lang. Hey!